ay ang satellite image ng Super Typhoon Mawar na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR bukas ng gabi o Sabado ng umaga. Ayon sa PAGASA, tatawagin niya sa local name na Betty. Ang latest sa lagay ng bagyo at paghahanda ng mga probinsyang posibleng tamaan ito, ihahatid ng buong puwersa ng GMA Integrated News. Naka-alerto na ang iba't ibang ahensya at mga lokal na pamahalaan sa pagpasok ng Super Typhoon Mawar at posibleng epekto niyan sa habagat. Bago pa kasi sa Pilipinas, matinding ulan at hangin ang idinulot nito sa Guam. Naranasan yan mismo ng mga kababayan natin doon at narito po ang sanib puwersang pagtutok ni na Ivan Mayrina at Cedric Castillo. Habang nasa loob kami ng bahay, parang ang rumaragas ang, alam mo yung train na dumadaan sa bubong mo, parang inaalog ka, dumadaan yung train. Ganito yung nilarawan ng dugong Pinay na si Gina Tabonares Riley. Ang naramdaman nila sa Guam nang dumaan doon ang super typhoon na may international name na Mawar. Isang category 4 typhoon ito at ngayon pa lang daw siya nakaranas ng ganyang kalakas sa bagyo sa 20 taon niya roon. Binuwal ng bagyo ang mga puno. Winasak ang mga istruktura. At pininsala ang mga linya ng kuryente, tubig at komunikasyon. Wala namang nasabihan na saktan kahit sa mga Pilipino roon. Ayon yan sa presidente ng Filipino community roon na nakapanayam ng balitang hali. We've been touching base with many of them who are throughout the island and getting reports of how they're doing in their respective villages. And so we're hearing good news so far from what we're hearing from the rest of our Filipinos in the island. Dahil sa naranasan, nag-aalala na rin sila para sa mga nasa Pilipinas na sunod na lalapitan ng bagyo. This typhoon is so dangerous that it's very life-threatening. Take the warnings now and take shelter. If you are in a tin shelter, look for concrete shelter if you can. Bagamat hindi direktang tatama sa kalupaan ng Pilipinas ang bagyo na tatawagin Betty pagpasok sa Philippine Area of Responsibility, hahatakin ito ang hanging habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Inaasahang mararamdaman yan sa Linggo hanggang sa Lunes. Maaari rin mahagip ng hangin ng bagyo ang Batanes at Cagayan. Nagpe-preposition po tayo ng mga relief items na pwedeng ibigay. Ganon din po yung mga clearing equipments kung kailangan. Nandiyan naman po ang ating mga kawani sa AFP, sa iba pa pong may assets or air assets na pwedeng magdala po ng mga tulong dito po sa mga isolated areas. Dito pang nakaraang Sabado, naka-full alert ng Philippine Coast Guard na may advanced deployment na rin. Maigpit daw na ipatutupad ang no-sail policy. Pinayuhan na rin ang mga shipping lines na umangkla sa mga ligtas sa pantalan habang may bagyo. Bagaman hindi inaasahan ang direktang epekto ng bagyo sa Metro Manila, nakalatag na para maimbentaryo ang mga response and rescue equipment ng MMDA. Pag lumakas ang ulan, lalong-lalo na po yung mga nanggagaling sa bundok na tubig, pag rumagasa po yan, apektado talaga tulad ng Marikina, Quezon City at ilang portions ng Mandaluyong. At ganoon din po yung mabilis na pagtaas ng tubig sa Camanaba area. Ang billboards kasi ang namamahala niyan DPWH, pero may automatic role naman yan eh. Basta may bagyo, automatic dapat i-take down. Pinaigting na rin ang koordinasyon ng mga Metro Manila LGU at komunikasyon sa iba pang mga sangay ng pamahalaan. Ayon sa PAGASA, Linggo hanggang Lunes posibleng maramdaman sa Metro Manila ang nararanasan ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao, bunsod ng southwesterly wind flow na hinihigop ng papalapit na bagyo. May 30, Tuesday, yun po yung pinakamalapit na distansya niya po dito sa may extreme northern Luzon. Pero yung chance po na makaapekto siya sa Metro Manila or direktang makaapekto sa Metro Manila is napakababa. Kung meron man daw magandang maidudulot ang papalapit na bagyo, ito raw ay dagdagan ang tubig na nasa mga dam na nagsusupply sa Metro Manila. Nag-abiso naman ang DILG sa mga lokal na pamahalaan na maghanda para sa posibleng pagbaha at magpatawag ng preemptive evacuation kung kakailanganin. Para sa GMA Integrated News, ako si Cedric Castillo. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.
Sa isang post, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nakatutok ang gobyerno hindi lang sa norte, kundi pati na rin sa ibang lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Nakahanda na raw ang pondo at food packs, naka-standby ang response teams at naka-alerto ang mga LGU. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.